programang ito ay hatid sa inyo ng UB Express, your ultimate bus experience. Mga sintomas ng leptospirosis: lagnat, panginig ng katawan, pagkahilo, panalakit ng ulo, binti, kalamnan at kasukasuan, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, madalas na pagdumi at hirap sa pag-ihi, pagkawala ng ganang kumain. Nakamamatay ang leptospirosis kaya mahalagang magpakonsulta sa doktor kung tatlo o higit pang araw nang nararamdaman ang anuman sa mga sintomas nito. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumangoy, lumusong at maglaro sa baha. Kung hindi maiiwasang lumusong, gumamit ng bota at balutan ang mga sugat sa katawan. Maligo o hugasan ang mga bahagi ng katawan na nabasa ng kontaminadong tubig. Bukod sa impeksyon sa bato, atay, utak at mata, posibleng nakamamatay ang leptospirosis, kaya pag-iingat at wastong pangangalaga sa katawan ang kailangan. Magandang araw, Pilipinas! Nagbabalik ang Panahon TV. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa susunod na tatlong araw. Sa Baguio City, all good weather condition ang iiral mula Monday hanggang Tuesday. Pero may mga chance na pa rin ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon o gabi. At sa Wednesday naman, iiral ang maulan na panahon sa maghapon. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 16 to 20 degrees Celsius. Sa Metro Manila, isang maaninsangan na panahon ang iiral bukas at bubungad naman sa susunod na dalawang araw ang maulan na panahon. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius. Samantala sa Cebu, all good weather condition din ang iiral for the next 3 days. Yan ay mula Monday to Wednesday. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa Davao, maaliwalas na panahon din ang iiral for the next 3 days. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 33 to 27 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa Zamboanga, all good weather condition din ang maaasahan sa mga susunod na tatlong araw. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 24 to 33 degrees Celsius. Magbabalik ang Panahon TV. Kakambal na ng pag-ulan ng iba't ibang peligro, kaya mahalagang alamin ang color-coded rainfall advisories ng PAGASA. Yellow warning ang itinataas kapag malakas ang pag-ulan sa susunod na dalawang oras. Kung pagbabatayan ang topografiya ng NCR, ang ganitong ulan ay makakapuno ng 2 galong tubig kada oras sa 1 square meter area. Posible itong magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar. Orange warning ang inilalabas kasabay ng matinding ulan. 4 hanggang 8 galong tubig kada oras ang kaya nitong ibuhos at matinding pagbaha ang maaring idulot. Dapat maging handa sa posibleng paglikas. Kung maituturing na emergency ang pagbuhos ng ulan, red warning ang itinataas. 8 galong tubig pataas ang kaya nitong ibuhos kada oras at posibleng magpatuloy sa susunod na 2 oras. Mapanganib ang pagbaha at kailangan ng lumikas sa mas ligtas na lugar. Tandaan, depende sa lokasyon, topografiya at klasipikasyon ng lupa sa isang lugar ang epekto ng bawat abiso.